Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan sa 2024 Paris Olympics ay napanood nga natin ang napakatinding duo ni Stephen Curry at LeBron James. Ang arguably dalawa sa pinakamagaling na player sa henerasyon na ito ay sa wakas nagkampi na nga sa isang competitive tournament. At hindi nga nila binigo ang kanilang mga tagahanga, pinakita nila ang kanilang galing at chemistry sa isa't isa. Sa 89 points na nagawa ni Curry sa Olympics, ang 36 points nga dito ay nanggaling sa mga assist ni LeBron. Patunay lang nga ng kanilang perfect style of play para sa isa't isa. Kaya naman matapos ito ay ang hiling nga ng mga fans ay ang magkampi ang dalawa na ito sa NBA sa mga huling taon nila sa NBA at sumubok na maabot ang kanilang ikalimang championship na magkasama. Posible nga sana ito na mangyari ngayong offseason bago pumirma ng contract extension si LeBron James, subalit ayon sa balita ni Mark Stein ay agad umanong tumutol dito ang agent ni LeBron na si Rich Paul, at ito umano ay sa dahilan na nag-aalala ito sa matinding batikos na matatanggap ng 4-time regular season MVP and finals MVP sa paglipat ng team sa ika-apat na pagkakataon sa kanyang mahabang NBA career. Isang move nga daw ito na maikukumpara kay Kevin Durant noong paglipat ito sa Golden State Warriors. Ito nga naging warning ni Rich Paul kay LeBron. Kaya naman ang initial na pag-uusap ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors regarding a LeBron James trade na magiging dahilan ng pagkakabo ng kanilang duo ni Stephen Curry ay agad na nabasura at hindi na pinagpatuloy pa. At sa ngayon nga, at least sa susunod na 3 taon ay hindi ito inaasahan na mangyayari dahil sa pag-draft ng Lakers sa panganay na anak ni LeBron na si Bronny James. Kaya naman ang pagkampingan ni LeBron at Curry na napanood natin sa 2024 Paris Olympics ay posibleng ang una at huling pagkakataon na makikita natin sila bilang teammates sa isang competitive situation at hindi lamang All-Star Game. At kung sakali man na ito nga talaga ang una at huli, naging sulit naman ito para sa mga fans. Both players ay pinakita ang kanilang galing at nag-uwi sila ng gintong medalya para sa kanilang bansa. Ano ba masasabi nyo sa ginawang pagharang ni Rich Paul sa LeBron-Steph duo sa Warriors? Tama ba ang desisyon na ito? Habang pag-usapan naman natin si Joel Embiid, ayon sa former regular season MVP ng NBA ay kung wala nga daw double team sa liga na ito ay easily kaya niya nga daw mag-average ng 50 points per game. Isang statement na pinagtawanan ng mga fans. Subalit posibleng may punto naman si Embiid dito dahil bawat pagkakataon nga na humahawak siya ng bola ay automatic na dumadating ang double team sa kanya. Ganun pa man ay nag-a-average pa din nga siya na mahigit 30 points per game. Kung 1-on-1 nga ang bakbakan lagi sa NBA, ay tiyak na foul out ang aabutin ng kanyang defender dahil sa galing niyang magpasabit. Ganun pa man, hindi lang nga si Embiid ang posibleng mag-average ng 50 points per game sa NBA kung walang double team. Kahit nga tulad nila KD ay kayang-kaya din itong gawin, o kaya naman sila Luka Doncic, lalo na si Nikola Jokic na literal walang sagot ng depensa kung 1-on-1 ang pag-uusapan. Kayo ba mga kaibigan, kung walang double team sa NBA, sino ba sa palagay nyo mga players na kaya mag-average ng 50 points per game ngayon?